tayo ng Book of Romans. And for our short devotion today, we are looking at verses 1 to 9. Yung chapters 9 to 11 ay dinidiscuss ni Paul ang tungkol sa mga fellow Jews or Israelites niya. Sa opening verses ng chapter 9, tiniyak niya sa readers na totoo ang mga sinasabi niya at kinoconfirm yun ng conscience niya at ng Holy Spirit. Sabi sa ang pagdadalamhati niya para sa kanyang sariling bayan dahil sa attitude nila kay Jesus Christ at sa gospel, kung saan nakaka-identify siya kasi dati rin niyang attitude yon noong una hanggang sa ma-encounter niya mismo si Lord. Hindi mahirap unawain kung bakit ganon lang ang burden niya sa kanila, to the point na mamatamisin pa niyang siya na lang ang mapahamak, maligtas lang sila. Alam na alam niya kasi ang mahitabo sa kanila if they continue in their disobedience and stubbornness. Nag-uulkayo siya kahit na sila na mismo ang nagpe-persecute at gustong pumatay sa kanya, lalo na ang mga religious leaders at mga zealous followers ng kanilang religion. This clearly shows na nabago na talaga siya at klarong-klaro sa kanya ang gospel. Kung tutusin, ang religion nila ay nag-ugat naman sa Diyos at sa kanyang mga balaod. Kaya lang, nalayo na sila sa tunay na meaning at marami pa silang mga dinagdag na mula sa sariling kaisipan. Nakadugayan, nahimo ng tradisyon na karamihan ay hindi na ayon sa spirit of the law. Na-focus na lang sila sa external at letter ng law at hindi na sa deeper at spiritual implication. Sayang, kasi they were chosen. Kung kaya marami silang advantages at privileges over other people of the world, like revealing His glory to them, sa kanila binigay ang kanyang law through Moses, ang privilege to worship, at ang maging recipient ng mga promises niya kay Abraham at mga ancestors nila. Sa kanila galing ang human ancestry ni Jesus, ang dakilang Diyos at manluluwas. In spite of everything, they did not recognize and even rejected Him, kung kaya they are missing out on His other wonderful promises. Kaya nga nagtanong si Paul sa verse 6, "Well then, has God failed to fulfill His promise to Israel? Walpak ba ang Diyos sa kanyang pangako sa Israel?" Sinagot niya rin ito sa pagsasabi sa verse 7, "No, for not all who are born into the nation of Israel are truly members of God's people. Or for that matter, not true Israelites. Dahil hindi yung pagiging galing lang sa physical na lahi ni Abraham ang basis, kundi ayon sa pangako. Maraming naging ibang anak si Abraham tulad ni Ishmael na nauna pa nga. Pero ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac, ire-record ng kanyang children dahil siya ang anak ayon sa pangako." Ano ang implication nito sa atin ngayon? We learned in previous devotions na lahat ng nagtuo katulad ng pagtuo ni Abraham are considered by God to be descendants or children of Abraham, spiritually speaking. Kasi kinonsider din silang righteous, katulad kung paano kinonsider na righteous si Abraham dahil sa kanyang pagtuo. And therefore, they become partakers of the promises. So tayo, who have believed and put our faith in Christ, who is the promised seed that's prophesied to Abraham, are now part of God's chosen, and therefore considered true Israelite, in accordance with what Paul referred to sa Romans chapter 2. Wherein he said that a Jew is not one who is just circumcised outwardly or physically by man, but rather inwardly in the heart by the Spirit and not by the written code. This implies an inner change or transformation resulting in a new creation. Thus, we now have the same advantages and privileges previously afforded to the Jews. However, we must not fall into the same error of becoming arrogant and proud, but be humble and obedient. Otherwise, baka masubject tayo sa chastisement and discipline which they suffered
years after Paul wrote this letter, wherein Jerusalem was destroyed by the Romans, and many Jews were slaughtered, and the survivors scattered to different parts of the empire and of the world. Mababasa natin yan sa history, no, ng Judeo, ng Roman Empire. Let us learn the lesson from their history. Yan lang for today. And for tomorrow, patayo ng discussion ni Paul regarding God's sovereign choice. Read and meditate verses 10 to 19. Again, good day, and as always, God bless and stay safe.